marami tayong mga kasamahan na nag-request sa akin tungkol sa mga mababaw na depositong kayamanan na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army sa ilalim ng lupa noong World War II. At ano ba daw ang mga magagandang palatandaan para mabilis makahanap nito? Kaya ito na ang kasagutan sa katanungan ninyo, mga madam at mga sir. Ano pa bang hinihintay natin? Let's do this! Ang tatalakayin at pag-uusapan natin ngayon, mga ka-teach, ito'y tungkol sa Treasure Box Deposit Inside Old Tree, Japanese Treasure Lecture and Guide, Quick Removal. At para ito sa lahat ng kasamahan natin na nag-request sa akin na gumawa ako sa or gumawa ako ng ganitong klaseng content, dahil marami talaga, mga ka-teach, na gustong makabingo agad. Dahil ang iba, sobrang tagal na sila nag-explore, wala pa rin silang nakuha. Kaya kung isa ka doon na nagtataka at nag-iisip kung bakit hindi ka pa nakabingo, ito'y para sa iyo, mga madam at mga sir. Subalit, bago natin ituloy ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codetrader MMS. Dito lang yan sa baba, mga madam at mga sir, para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na't sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Codetrader Official. Mag-like and follow lang kayo sa gilid, mga madam at mga sir. Dito lang yan, banda. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Sa mga gustong magpabasa ng mga sign sa area ninyo, mapaibabaw man or mapailalim na mga sign na nakukuha ninyo, sundin lang ninyo ang assessment mechanic na ito. Ayan lang, mga madam at mga sir. At higit sa lahat, ito ay libre. Sulat natin, free po ang sign reading natin. Wala kayong babayaran. Okay, umpisa na natin. Ito na, mga madam at mga sir, isang dagdag kaalaman na naman ito. At base ito sa mga actual exploration ko, ganoon na rin sa turo sa akin ng mentor ko. At marami na rin talagang tayong mga kasamahan na gustong makabingo agad. Kaya ito ang ipamamahagi ko sa inyo, kung saan ang mga pattern ng lumang punong kahoy, yan ang susundin. Subalit mamaya na yan, mga ka-teach, dito muna tayo mag-umpisa. Dahil ang gusto ninyo, mga mababaw na deposito. Kung mapapansin ninyo, dito sa ginawa kong example illustration, gumawa ang mga sundalong Hapones ng kahon na semento, dahil dyan nila ilalagay ang mga bara or mga gold bar pagkatapos magawa ang kahon na semento na yan. Hindi magkalayo ulit sa ginawa kong example illustration na ito. Pag nailagay na yan, mga ka-teach, sa kahon na siminto or kahon ng siminto, maghuhukay na yan sila malapit sa lumang punong kahoy para ibaon ang kahon na siminto na may lamang deposito. Kung hindi man masyado malayo, kasi ang pagkaalam ko pag ganitong klaseng mga deposito, mga ka-teach, na nakapattern base sa tinuro sa akin ng mentor ko at ganoon na rin sa mga area na napuntahan ko by actual exploration, ang mga kahon na siminto
sinalpak talaga sa mismong ilalim ng punong kahoy. Kaya sa sobrang tagal, kinain na ng ugat ang kahon ng simento kasama sa pag-angat o pagtaas ng punong kahoy. Umaangat din ang kahon na simento na yan. Ibig sabihin, lumalabas mula sa ilalim ng lupa dahil mababaw ang pagkabaon sa ganitong klaseng deposito, mga ka-TH. Yung tipong pinakamalalim nito, nasa 9 feet under lang, at ang iba, nasa 7 feet under. May iba pa nga, nasa 4.5 feet under lang. Kaya magandang sundan ito. Kung may ganito kayong plastada, mamaya ibibigay ko sa inyo ang mga pattern na dapat ninyong sundan. At ituloy muna natin. Kaya marami tayong mga kasamahan na nagtataka bakit sila hindi nakakakuha or nakakabingo ng mga mababaw na deposito. Dahil number one dyan, mga ka-teach, kulang sa kaalaman. Number two, walang nagaguide ng maayos. Ayan. Number three, walang kagamitan na maayos. Ayan, mga ka-teach, at ituloy na natin. Dahil ang iba rin, nakakakuha kahit hindi man sila treasure hunter. Kasama na rin dyan ang paswertihan, mga ka-teach. Naniniwala ako sa kasabihan na pag sa iyo talaga yan, sa iyo talaga ang depositong iyan. Kahit hindi ka man treasure hunter, pero pag ibigay sa iyo, nako, marami na rin tayong mga kasamahan na hindi treasure hunter. Subalit, nakakatagpo sila ng ganitong mga klaseng deposito na mga kahon or mga simentong kahon na niluluwa na lang mula sa ilalim ng lupa sa mismong puno or nasa ilalim ng puno ng lumang baliti. Ayan, tandaan ninyo maigi. Madalas ang mga lumang punong kahoy na ito na pinagbaunan ng mga depositong nakakahon nasa ilalim ng niya, mga lumang punong kahoy na baliti. Alam niyo ba bakit baliti madalas, mga ka-teach, ng pinaglagyan? Dahil alam ng mga Japanese Imperial Army na ang kahoy na yan hindi ginagamit ng mga tao. Tipong pinapabayaan lang dahil hindi siya gamit sa pang furniture. Yan ang pagkasabi sa akin ng mentor ko. At nandito ang mga pattern na dapat ninyong sundan. Ayan, mga ka-teach, kung mapapansin ninyo, may apat na lumang punong kahoy. Ipalagay na lang natin, ito ay mga baliti na naka-square pattern. Yan ang number one. Ayan, square pattern. Pero ang distansya nito, mga ka-teach, sa bawat pagitan, papunta dyan, malayo yan. Hindi bababa ito ng 50 to 75 meters. Kung may ganito kayong plastada sa area ninyo, subukan ninyong iditik ang mga puno ng kahoy na yan. Dahil kung may signal man, kahit walang history, mga ka-teach, pasipagan lang. Pagkakagat ng mga locator ninyo, lalo na may mga long range locator kayo na accurate, ibig sabihin may laman ang puno na yan. At ang plastada na ito, kahit na sa medyong bangil siya na area, ibig sabihin bundok, iguhit talaga natin. Andito nakapwisto ang isang baliti, nasa bangil, hindi patag. Pwede rin, mga ka-TH. At pangalawa, pwede rin patag ang area kung saan nakapwisto ang apat na baliti na yan na naka-square pattern. Yan, mga ka-TH, bantayanan. Hindi magkalayo ng 50 to 75 meters ang pagitan nila bawat isa. Para masundan talaga ninyo, kailangan ulit-ulitin. Ayan, mga ka-TH. At dito tayo sa pangalawang
example illustration natin para masundan talaga ninyo. Ayan. B pattern. Ayan, kung mapapansin ninyo, naka-letter B. Pag may ganito kayong plastada, ulitin-kulit. Ang mga pagitan nito, hindi bababa ng mga 50 meters. Papunta dyan at papunta dun. At ang buka niya, hindi bababa ng 150 meters or 100 meters. Naka-B pattern ang mga lumang punong baliti. Hindi magkadikit itong mga katihits, tandaan niyo palagi. Possible may nakatagong deposito sa ilalim ng punong kahoy na yan. Yan ang pinaka number 2 illustration natin na dapat ninyong sundan kung sakaling may ganito kayong plastada sa area ninyo. At ang pangatlo natin, X pattern. Akala ninyo box ito mga katiits, naka X pattern yan. Bantayanan rin ito dahil kung may ganito kayong plastada, lalo na't patag ang area, malapit sa mga sapa. Subalit, naka-X pattern siya. Nako, hindi magkalayo na may depositong nakatago dyan sa mismong ilalim ng mga punong iyan. Pasipagan lang ulit, isa-isahin ninyong ilokit ang mga punong iyan. Dahil kung may signal man sa mga locator ninyo, birahin ninyo yan mga katiits dahil mababaw lang ang mga ganitong klaseng deposito. At dito tayo sa pang-apat. Ayan. Triangle double side. Ayan yung pattern niya mga katiits. Kung mapapansin ninyo, ang pinakagitna, naka-triangle. Pero ang bawat dulo sa kabilang side ng taas or banda dito, may dalawang mga lumang baliti. Ibig sabihin, double-sided sa gilid. Ibig sabihin nito mga katiits, combination nito ay deposit pattern. Kaya, malaking posibilidad ang bawat ilalim nito. Mayroong mga depositong nakatago. Ayan, na nakasimintong box. Yan ang pinaka number 4 natin. Triangle double-sided or double-side pattern. At ang pinakalima natin. Pero ulitin-ulit mga katiits, hindi ito magkalapit ha, yung distance niyan. Palagi itong nasa 50 meters to 175 meters. Ayan. Bali na ang nasa gilid. Kung magkalapit ito ng 30, pwede na. 30 meters. Basta ang mga ganitong klaseng deposito na pinaglagyan, lalo na pattern ang ginamit. Distansya talaga palagi mga katiits. At ang pang-apat, straight pattern mga katiits. Pag straight pattern, hindi lang ito baliti, pwede silang gumamit ng mangga. Ayan mga katiits, ito yung ang deposito na sa taas ng mangga or nasa katawan ng mangga, pwede mga katiits. Kaya kung may ganito kayong mga plastada sa area ninyo at may history pa, i-try ninyo i-locate isa-isa ang mga punong iyan. Simula sa katawan niya papuntang ilalim, isa-isahin ninyo mga katiits dahil malaking posibilidad pinaglagyan ng deposito ang punong iyan. Pero ang distance nito mga katiits, nasa 20 to 25 meters ang bawat isa na naka-straight talaga. Mayroon na akong area na napuntahan ito na nakuha na. At dito tayo sa pang-anim natin. Kung mapapansin ninyo dito sa ginawa kong example illustration, dalawang lumang punong kahoy, two old tree, pero bonsai mga katiits. Bihira lang kayo makakita ng dalawang baliti na magkatabi na bonsai. Hindi magkalayo ito ng 25 meters to 30 meters. Bihira lang talaga yan mga katiits. Kaya kung may ganito kayong plastada sa area ninyo na mga bonsai ang dalawang punong baliti na yan, nako, i-try ninyong i-detect ang mismong katawan or ilalim ng
mga punong baliting bonsai na yan, kung mayroon man. At dito tayo sa pang pito natin, circle pattern. Bihira rin ito mga katits, dahil ang ganitong plastada, talagang sinadya talaga ito ng mga Japanese Imperial Army at mga malakihan ng deposito ang area. Ibig sabihin, ang nakabaon sa mismong puno or nasa ilalim ng puno, yan ay give away or quick removal deposit lang sa isang lugar. Mga tipong give away at madaling makuha. Ganon din ang gagawin. I-detect lang ninyo ang mismong puno na yan, dahil kung mayroon man kayong mga plastadang ganito at kakagat ang mga metal detector ninyo, mga long range ninyo, ay positive yan mga katiits. Birahin ninyo, dahil mababaw lang ang ganitong klaseng deposito. At ang pangwalo natin, naka U pattern. Pag U pattern mga katiits, hindi ito bababa ng 7 to 9 na mga lumang punong kahoy na baliti. At ang plastada, ganun din sa mapatag na area or sa mga bangil, bantayan ninyo ang ganitong pagka-pattern. Dahil kung mayroon man, i-detect lang ninyo ang mga punong iyan. Possible mayroong deposito dyan na nilagay ang mga Japanese Imperial Army. Ganun pa rin ang gagawin mga katits kung may ganito kayong plastada. At ang pangsiyam natin, Z pattern. Sulat natin para maintindihan talaga ninyo. Pag ganito ang pattern, ibig sabihin, sign ito ng gold. Ayan, na nakalagay sa mismong lumang punong kahoy. Ayan mga katits, kung may ganito kayong plastada, pasipagan talaga maglukit sa mga puno na yan. Dahil kung may signal man sa mga gamit ninyo, mga long range locator, detector, abirahin na ninyo. At ang distansya nito, medyo malayo-layo yan mga katits, abot ng 50-70 meters. At ang ito, or pinakagilid niya, mga 25-30 meters, yan ang distansya niya. Basta ang magkabilang dulo nito mga katits, papunta dyan, nasa 50-75 meters, malayo-layo ito. Ang malapit na tinutukoy ko, dito lang sa bandang gilid niya, papunta dyan. Ngayon, dito naman tayo sa pinaka number 10 natin. Ito ang pinakamaganda sa lahat mga katits. Ayan, open box pattern. Kung mapapansin ninyo, parang kahugis or kawangis siya ng literyo. Ayan, kung may ganito kayong plastada nito mga katits, naku, napakaganda. Sa madaling salita, ang distansya nito 50 meters ulit, papunta dyan. Sa kabilang side, mga 50 meters, punta dyan. Pero ang sa baba, mapapansin ninyo, dahil tatlo ang baliti na nagkatabi-tabi. Sa taas, dalawa lang sa taas. Pag ganitong pattern ang nakalagay, ibig sabihin yan, or ibig sabihin ito, open box pattern. Ganon pa rin ang gagawin mga katits. I-locate ninyo ang mga puno na yan, kahit nasa mabundok na area, mapatag na area ang plastada nito. Sipag at tiyaga lang ang kailangan. Ayan mga katits, base ito sa tinuro sa akin ng mentor ko. Sana may nakuha kayo sa mga simpleng idea na ito. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may apply ninyo sa bawat area ninyo ang mga simpleng lecture nating ito. Dahil ang request ninyo tungkol sa mga mababaw na deposito. Ayan mga madam at mga sir, uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.